Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina nako. Sobrang excited ko for this episode. Ang dami rin sa inyong mga nagme-message sa akin to say na nako, sana imbitahan ko itong ating panauhin. And hindi ko na kailangan bigyan ng introduction ito. Wala nang paligoy-ligo pa. Nako, the one and only Henry Omaga Diaz. Yan. Hello. Sir Henry. Hello, Ina. Ayan, sobrang thank you at pinagbigyan mo ang aking bumunting YouTube channel. Thank you so naman. Alam niyo po si Ina, tagal kami nagkasama niya sa field. Sa Malacay niya pa rin, ano? Kung saan-saan. Pero wala namang, paano ko ba, walang binatbat naman yung aking experience kumpara dito kaya Sir Henry. That's why I'm so thankful na pumayag ka dito. But anyway, yeah. Alam mo, all this time, hindi ko alam saan ko nakuha ang information that you were in Nunavut. So when people would ask me, oh, yung ano, Henry Omaga Diaz, nandito sa Canada. Ah, nandito na pala sa Canada. Sabi ko, oo, alam ko nasa Nunavut. Yung pala, wala. So, You are based. I'm now in Calgary. You're in Calgary. Nasa son ko. My son works here. So lagi kami nandito ng wife ko. Actually, we're from Edmonton. Okay. Doon kami nakatira. Pero my wife is now in Nunavut sa Iqaluit okay, because she's working why. There. Bakit hindi siya nakatira sa Nunavut, Sir Henry? Kung actually, nakatira rin siya ron. Pero I mean, dahil nga nandito na ako, so madalas siya bumaba to be with us. So pag nandito siya, we're in Edmonton, pupunta ng Calgary, magdadrive pabalik ng Edmonton, ganun lang. But you guys don't have plans of permanently residing in Nunavut? In Edmonton. All right. Okay. Actually, may bahay na kami sa Edmonton. Okay. So I guess obvious na guys, ano, kung bakit siya nandito sa Canada. But just for the sake of, you know, hearing it directly from him. So, ano ba, how long have you already had Canada in your plans? Okay. mula ng ano eh. Actually, yung wife ko started working here in Canada in 2012, way back. 2012, so more than about 12 years na nandito sa Canada. Pero, I had worked, hindi ko naman maiwanan yung TV Patrol. I love TV Patrol. And I love my job. So, every time, laging napopospon yung settle ko rito with the family. And then recently my son got a job here in Calgary. So they're now settling here dito sa Calgary. So I have to decide dahil I have to meet the requirements, ika nga, no? Yeah. Sa papers ko. So, yun. So, nandito ng family ko. Ang gagawin ko sa Pilipinas. Although mahal na mahal ko yung trabaho ko. So, well, I chose the family. Yeah. Pero ang tagal. So, 12 years kayo pala, Sir Henry. Long distance ng wife mo? No, long distance. Wow. LDR. Oh, LDR. Grabe. Pero, lagi naman pumupunta dito sa Canada, madalas sa Nunavut that time. Kaya kabisado ko na ang North Pole. Minsan dito sa Alberta. So pa tapos pag ano, uwi si Missy sa Pilipinas. So hindi naman as in totally long distance. Okay, I see. But your children, how were they away also for since 2012? Kasama po ba ng misis niyo when
She moved. Hindi, to... hindi, hindi. Paano nangyari? Isa lang naman ang anak ko eh. Oh, all right. Okay. So, kasama ko anak ko sa Pilipinas. Since only recently na nag-decide sila to settle here. Kasi nga meron rin silang nilarano business sa ano sa Pilipinas. Hindi rin nila maiwanan, kailangan asikasuhin. But kagaya ko, they also had to decide. Yeah. Kung talagang, well, saan gusto nila mag-permanente. Yeah. Whose decision was it, Sir Henry, na hindi, Canada tayo, hindi Pilipinas? Because I'm sure, you know, some are wondering, Sir Henry, naku, Henry Umaga Diaz na yan sa Pilipinas. Ang ganda na ng kinalalagyan, ang ganda ng trabaho. Mm-hmm. I'm sure they could also live comfortably back in the Philippines. Why did you choose Canada? Because my son decided to settle here in Canada. Nagustuhan niya rito. Kasi pabalik-balik rin naman siya because of the math. Lagi kami pumupunta rito. And yung mga apo ko, lagi rin kasama yung asawa niya. So nakita nila yung Canada. At nagustuhan talaga nila rito. I see. Sa Canada. So it was their decision. Hindi namin pinilit, wala kaming pero nung nag-decide sila to finally settle here in Canada, nag-decide na rin ako. Kasi ako maiiwan sa Pilipinas, nag-iisa. Yeah, your wife didn't wanna go back to the Philippines anymore. Paano po yung mindset ni Ma'am Gigi, I believe, ano? Pabalik-balik lang siya. Pabalik-balik lang siya sa... Gusto niya Canada na talaga. You know, nung unang napunta kami rito sa Canada ni Mrs., na-in love kami sa Canada. Oo. Ang ganda ng, as you know, maganda yung ang Canada, nature, yung standard of living, medyo mahal nga lang, pero pag magtatrabaho ka naman, makakakove up ka naman. So, nagustuhan namin ang Canada. Although sabi ko nga, ang hirap iwan ng Pilipinas, lalo-lalo yung problema sa Pilipinas. Pero ang family ko nag-decide, gusto nila rito. So, doon ako. I hope you don't mind. Pero ano po naging pathway ni Mrs. na maraming interesado rin na malaman? Trabaho siya dito. Parang ang tawag ng direct hiring. Oh, okay. She manages sa pharmacy. Doon oh, sa nice. Oh. I see. So I assume, no, eventually she became citizen and she was able to get you guys here. So ano Nung nag-PR siya, kasama ako, pero sa citizenship, hindi ata ako kasama. No, we will have to wait a little before we can apply. So, kamusta naman po kayo dito? No, it's been how many weeks ba, or months since you left? 2 months more pa lang naman. Yata, ano ba? O, magto 2 months na, actually. So, what have you been doing? Although, pabalik-balik naman ako dito sa Canada, pero yung more permanent, 2 months. 2 months pa lang. Yeah, what have you been doing the past 2 months? Ano? Well-deserved break din naman to for you because how many decades, no, na araw-araw, syempre, alam ko yung trabaho din sa pagiging reporter. Yes, yeah, so... Your much-deserved break dito niya sa Canada nakuha. I'm sure na naiintindihan mo rin to, Ina, no? At yun din siguro ang basis mo in settling here in Canada. Halos tayo naman ng mga reporter, di ba? Halos buhay talaga ang puhunan sa pagiging reporter. At sa haba ng panahon ng pagsiservisyo as a reporter, as an anchor, talagang buhay ang puhunan. Yeah. Ilang beses tayo buntik na mamatay sa mga coverages natin sa Mindanao. Sa mga bundok, sa Quezon, sa NPA. Lalo na si Sir Henry. Ako hindi pa masyado, but ikaw, oo. Even out of the country.
So, feeling ko rin na I have made my contribution. I have given my contributions, my all, sa pagsiservisyo sa napakarami nating mga kababayan in terms of pagbibigay ng servisyo, public service, pag-expose ng mga kalukuhan ng mga official natin, which is, syempre, buhay din ang puhunan dyan. Ilang beses na nakatanggap ng mga death threats sa mga gera. Naibigay na natin lahat sa ating mga kababayan. Although may ibigay pa. Yeah. Pwede pong may maibigay. Pero feeling na naibigay na natin ang lahat ng ating mga kaya sa servisyo natin sa ating mga kababayan sa pagbabalita. Gaya nga sinabi mo, parang, well, siguro it's time to take a break. Yeah. And it's time to spend the time with the family. You deserve yun ang it. Natin, oh my gosh. Yung trabaho natin yung ating pamilya. So, lalong-lalo na, ang sarap na, ewan ko kung, I'm sure, wala ka pang apo. Wala pa, pero, wala sarap, pa. Wala pa, I'm sure. Ang sarap ng makapiling yung mga apo. Oo, you deserve it. And alam mo, I'm sure, I've never been to Nunavut. Actually, kahit Edmonton, hindi pa. Sa Calgary, ayun, I was just there a few weeks ago. So, ano, how are you liking, paano ang routine mo ngayon? Siyempre, maraming siguro nag-curious. Ano kaya ginagawa ni Henry Umaga Diaz ngayon sa Calgary or Edmonton? Marami. Nag-aatid ng apo sa umaga sa eskwela, nagsusundo. Ang tawag dyan, ano, diba? Ang tawag dyan ngayon, apostolic duty. Bishop. Nag-errands. Pero I enjoy it. You know, yun talaga, it's a time to spend with yung sa family. Party yan eh. Pero eventually, syempre, maghahanap ka rin ng gagawin. Pero as of now, I really enjoy what I'm doing. For you should. For my oh my God. Take your time. Ano ba yan? Bakit iniisip niyo rin ano, to do some side job? What are you thinking about doing in the future? Dito sa Canada? Actually, hindi ko pa alam. Parang nag-enjoy ka rin nata sa ginagawa mo. Para nakaka-enjoy. Oo, gumag-ganito ka din. Pwede, pwede. So, I don't know if you're aware, pero ang daming mga Filipino reporters, ilan na rin ang mga lumipat ng Canada. Ang biro nga eh, pwede na tayo magtayo ng news bureau dito. Actually, pwede na, di ba? Hindi lang mga reporters. Meron pa mga producers, writers. Yes! Pati yung mga camera crew, mga prod. Nako, totoo. Ang dami po talaga. Hay nako. But anyway, sige, I'm sure you've also met some Filipinos kung saan man kayo na pupunta po dito sa Canada. Anong observations mo? Nabanggit nyo kanina yung quality of life. Ano ang biggest difference sa quality of life na na-observe mo since you got here? Dito, of course, laging sinasabi rin ng mga Pinoy na mga kababayan natin, talagang trabaho. Para sa kamag-anak na mga Pinoy na nandito at sa kamag-anak nila sa Pilipinas, hindi ho biro yung trabaho ng mga Pinoy dito sa Canada. And because meron dalawang job, di ba? Dalawang trabaho. Minsan, meron pa nga ako na may tatlong trabaho sa isang app talagang halos. Yeah, oo, totoo. So, para makasuporta lamang ng kanilang mga pamilya sa atin. Hindi po biro ang sitwasyon ng mga Pilipino rito. Pero kung ano man, kasi nakikita natin, medyo may sariling bahay na sila, may sariling, dito, hindi ko pwede wala sasakyan eh. So talagang necessity rito ang sasakyan. So may sariling sasakyan sila, and they deserve it. Yung quality of life, medyo umangat, pero they deserve it. Yan ay dahil sa puhunan sa trabaho.
At correct. Yung nako dito maganda mong buhay dito sa Canada, pero kailangan handa kang magtrabaho at magsakripisyo para sa pamilya. Correct. I think what you're trying to say also, na ito rin ang sinasabi ko sa mga nagtatanong sa akin, dito, basta magtrabaho ka ng magtrabaho. Ganun din naman ang gagawin mo sa Pilipinas eh, trabaho mo din ang trabaho. Pero yung mas malaki ang tsansa na may bumabalik sa mga tao dito, sa sipag mo, di ba? Oh, bago po natin ipagpatuloy yung episode na yan, ako, just a short commercial. This channel, ito pong in a nutshell, is open for collaboration, guys, ha. If you're interested in creating content with me, please contact Talentado Creative Agency o yung Talentado CA. Nako, sila po ang mag-handle ng mga collaborations for in a nutshell. Yeah, and for content creators looking for someone to help boost your channels, whether here on YouTube, on Facebook, TikTok, nako, i-consider nyo po ang Talentado Agency. Matutulungan po kayo, ito ng anak ko, matutulungan po kayo in networking. Ako personally, nako, ang dami ko na agad natutulan sa kapwa, talentado, talents na nakausap ko na. No? Ang dami mga tips on how to improve and boost my channel. So yeah, ito po ang contact information ng Talentado CA, and I will also put it down in the description box if you're interested. Okay, back to episode! Sa Pilipinas, minsan, kahit na ba't sobrang hindi na ako natutulog, hindi na ako umuwi ng bahay, hindi ka ang hirap makapundar ng mga gusto mo, di ba? Parang dito kahit papano may chance kang makamit yung mga gusto mo. Diba? Yes. Diba? Oh. No. Sabi nga nila, basta may trabaho ka rito, makukuha ang gusto mo, wag lang luho, ah. Pero yung simpleng makakain mo yung gusto mo. Makakapunta ka pag weekend, ma-enjoy mo yung weekend mo sa pamilya mo, may sariling sasakyan, di ka mag-realize sa mga sa public transport, although magandang public transport dito, walang problema. At least yung standard ng, yeah, yung quality ng buhay medyo mas may kalidad, ikang meron, yeah, sa mas mataas. Pero ito ay resulta ng pagtatrabaho, pagsasakripisyo. Oo. Hindi madali, tulad ng sinabi ni Sir Henry. It's not easy, ah. Ang maganda lang din ay yung ngayon, mag-winter na eh. Pero pag summer or start ng fall, pwede ka pang mag-camping. Eh, yung ginagawa ng mga Pinoy dito eh. Masaya na sila nang nasa bundok, nagte-tent. Tapos nag-bonfire. Yeah. Ang mga simple kasi, ano, yung mga outdoor talaga, ang ganda. Pero enjoy nature. Lalo na dito sa Alberta. Nandito yung Banff, nandito yung Kananaskis, nandito yung Canmore, yung Rockies na tawag natin, yung Rocky Mountains. Naku, ang ganda. Yung mga lakes na kulay green, yeah, na background mo, bundok, na snow cap. Sobra. So, talagang mesmerizing ang nature din dito. Not to say na, ito sasabihin naman nila, bakit sa Pilipinas din naman magaganda ang tanawin? Oo, pero syempre, iba rin dito sa... Yeah, nandun na maganda rin ang Pilipinas. Yung mga beaches, lalo na ang daming mapupuntahan, lalong-lalo na mas marami kang kaibigan, tsaka mag-anak, pag may okasyon, yun ang nakakamiss. Actually, that's one of... Before ko tanongin kung anong namimiss mo, lalo pa sa Pilipinas, I'm curious kung meron kang observation, Sir Henry, because, I know you've been... reporting. Siyempre, dami nating mga report tungkol sa mga corruption in government services, yung mga ganyan. May comparison ka na ba based on personal experiences? Comparison dito sa Canada? Government services here in Canada and in the Philippines. Dito nakikita mo kung saan pupunta yung buwis na binabayaran mo. Totoo yan. I'm sure witness ka dyan. Yeah.
mataas nga, mataas ang buwis dito. Pero ang mga tao hindi umaangal eh. Well, nasasaktan rin sila, pero kailangan, naiintindihan nila. Dahil dito, nakikita mo na pag may halimbawa, may depresya sa kanya, ginagagawa kagad. O kaya sa healthcare system, pag nagkakasakit ka, doktor pa humahabol sa'yo. Yun ang pinaka-importante. Tsaka, well, hindi naman sa ano, pero ang nakikita ko, medyo may politika rin dito, of course. For sure. Politika, yeah. Pero yung standard nila mas mataas. Yung ethical standards nila mas mataas. Walang official na pamalaan na nagsasabi na kahit nasa impyerno akong maging presidente, kaya ko, hindi ba? Walang presidente na nagsasabi na papatayin ko kayo, mga adik kayo. Dito sabihin mo yan, ako, laki skandalo. Correct. Oo. Kaya nga, yung standards medyo napakataas. Correct. At hindi pinapabayaan ng tao yung mga tiwaling sinasabi ng kanilang mga opisyal. Correct. Ang layo talaga. Tama ka dyan, Sir Henry. Yung naisip ko, kung ginawa kaya ng mga politiko dito yung mga ginagawa ng mga politiko sa Pilipinas, no? Ano kaya reaction? Sobrang laking skandalo talaga. Siguro, kung naabutan mo na merong mayor ng isang bayan dito sa Canada na nagbakasyon sa isang resort. Binigyan siyang 50% na discount. Ang laking skandalo na dito. Oo. Hanggang sa nag-resign. Correct. Eh, sa Pilipinas yun. Baka wala nang natira. Ba't 50%? Ba't 50% lang binibigay mo sa akin? May isa pa akong example. I think mayor of Toronto, a few years ago, resigned dahil nagkaroon yata siya ng a mistress ba or something. Had an affair, right, rather. Yes. An affair. Resign agad yun sa loob-loob ko. Naku, sa Pilipinas ngayon. Nalagas din ng ibang mga Meron niya isang, matagal na rin to, chief of staff, ay kundi ako nagkakamali ng mismo prime minister. Ano? Nag-overspend ng kulang-kulang sa $100,000, Canadian dollars. So wala pang 5 million yun, ha? Ayun, talaga ang laking issue hanggang sa nag-resign na rin. Nako. Oo. Wala sila sa Pilipinas, eh. No? Nakakaloko. Ay, nako, alam mo, sabihin nila, pinagtatawaran natin, but we know it's serious. But... Yeah. Oo, I mean, totoo naman yun. Hindi pinapabayaan ng mga tao ay yung mga mali, immoralidad. Will not be tolerated here, no? Yun ang importante. Hindi saan, hindi yung iboboto mo yung alam mong, well, nananampal ng piskal, di ba? Yung ang campaign ang programa niya ay talagang sinasabi niya, papatayin ko kayo mga adik. Tapos panalo. I totally understand it. It's frustrating talaga. And you know, sa dinami na rin po ng mga nakakwentuhan kong Pilipino dito, marami-rami na yan ang dahilan. Hindi lang trabaho. It's really frustration with the system back home. Kaya isa sa mga dahilan ba't din sila umalis ng... Alam mo, hindi ko rin sila masisisi. No? Hindi sila talaga masisisi. Dahil pag nakapunta ka sa ibang bansa, di ba, gaya ng Canada, o ibang bansa man,
na medyo maigi ang sistema, malulungkot ka eh. Pag bumalik ka, no? Malulungkot ka. Sa public transport system na lang, hindi ba, makikita mo na napaka-efficient ang public transport system doon sa bansa na pinuntahan mo. Pagbalik mo, obviously, hindi, di ba? Oo. Nag-aagawan sa mga jeep, sa mga bus, lalong-lalo pag rush hour, yung hindi pa ganun ka-developing train system. Wala, may doon pa lang sa public transport system pa lang talagang malulungkot, much more sa traffic. Nako po, isa din niya. Actually, diba? Hindi ko namimiss yan, Hindi ba, yung mga Pilipino rito, gusto kong umuwi, kaya lang traffic doon eh, hindi ko na kaya. Totoo. Oo. Pero, ang ganda ng Philippines kasi nandoon naman yung mga kaibigan, mga relatives, yung doon lumaki. That's our home. Kaya lang sana, at ito nga sana, no? Ito yung pinagdadasal ko, magkaroon ng isang leader na at least sa kanyang term masosolusyonan yung mga napaka basic na problema natin para sa mas nakararaming mga kababayan natin. Ay nako. Yung iba, alam mo Sir Henry, if you talk to some OFWs, para silang nawalan na talaga ng pag-asa na may mapapala pa sa Pilipinas. But I guess you and me, syempre there's still hope, no? Pinagdadasal natin yan na darating pa rin yung panahon na yan. And unahan ko na yung mga magko-comment dyan, ha? We're not saying that Canada is perfect, okay? We're just saying that malaki lang po talaga ang pagkakaiba sa standard. Yes. Ay, naku. Okay. Sir Andy, namimiss mo, I'm sure. Ang daming balita ngayon sa Pilipinas, namimiss mo ba mag-cover? Ang daming kaganapan ngayon. Misa na ako kagaya ngayon. Although, sana hindi na nangyari itong labis na pag-ulan. Ay, of course. Bagyo sa Pilipinas, ano? Pero yung mga panahon na ganyan, talagang doon tayo pinaka-active. Correct. Hindi ba? Sumusulong sa baha. Para lamang marating yung mga hindi ma-access na mga kababayan natin, yung mga na nakukulong sa tubig baha at maipaabot sa mga kinakulay yung mga sitwasyon, diyan tayo talagang minsan kahit walang tulog, sige, para lang makakuha ng impormasyon para sa mga kababayan natin. At ngayon, siyempre, medyo panahon na ng eleksyon. Malapit na yung 2025 elections. Nandiyan na yung mga bangayan. Minsan, ito yung mga hindi ko namimiss. Ano? Uri ng politika. Sa atin, tama na. So, ay nako, tinan mo, mag-half hour na tayo. Para lang sa mga fans mo, Sir Henry, is there any way, baka makita ka nila sa YouTube man lang, or how can they follow about, you know, ikaw? Get updated with what's going on with you. May bala ka ba? Bumalik sa media? May ganun pa ba? Iniisip ko nga kasi kagaya ngayon mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, nakaka-miss talaga ang TV patrol, ang maging reporter, makakausap yung mga tao sa ganitong mga panahon, makapagbigay ng nararapat na impormasyon, kasi minsan pag titignan mo, babasahin mo yung mga nasa social media, ang daming misinformation. Dahil nga trabaho natin ito, matagal na natin ginagawa ito, gusto mo makapag-contribute na hindi ho, mali ho yan, ito yung pagkakaalam kong tama at ito yung vetted, itong verified na impormasyon para makatulong sa ating mga kababayan na maintindihan ng sitwasyon o yung issue.
yun ang nakaka-miss. Nakakaingit ka eh. Okay, well, anyway, hindi. Enjoy your break first. And then, ang dali nito, you can, iba na panahon ngayon, Sir Henry, di ba? It's easier to launch, you know, whatever format or platform na gusto mo from home, di ba? Yeah. But anyway, you deserve to take a break and enjoy your apostolic duties. Ano pa ba? Sige, yun lang naman, Sir Henry. Maraming salamat again sa dahil nandito ka sa aking mumunting channel. I'm sure many will be happy na makita ka dito sa episode ito at alam nila na happy ka dito sa Canada, di ba? Yeah, of course, of course. Thank you. Thank you, Ina. Hanggang sa muli. Yan! O, diba? Okay, so I'll end this episode here, guys. Again, Sir Henry, thank you so much. I'll see you guys in the next one. Bye! Pag napupunta ka rin sa Calgary, ha? I will. Okay, nga, hindi ko, hindi ko alam. Dapat pala nag-message ako sa'yo. Nga. Ay, nako. O, sige, di bale. Next time, okay? Thank you. Bye! Thank you.